Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay July 27, 2024, Sabado ng 16 na linggo ng karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 7 verses 1 to 11. Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng templo. At ipinasabi ang ganito, makinig kayo, mga taga-Huda, na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa puok na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga diyos-diyosan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal at sumasamba sa mga diyos-diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang akin bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula pa rin po dito sa St. Paul Renewal Center para sa aming pong clergy retreat. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pininilay sa araw na ito na kung saan ay ipinapahayag sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ang mensahe at panawagan ng Panginoon sa mga tao na naglilingkod at nagtutungo lagi sa templo. Maganda po rin na mapaalalahanan tayo dahil ang mga tao noon na nagpupunta sa templo, akala nila ay ligtas na sila sa ganung gawain. Na pagpumunta ka ng templo, nagsamba, sumamba ka, ay okay na yun. No? Dahil hindi yun ang nais ng Diyos. Dahil sa pagpunta natin sa templo, dahil ito ay banal, ang tangihang hangarin ng Diyos din ay tayo po ay mapabanal din at mabago natin ang ating po mga pag-uugali. Dahil sabi nga rin po dito, no, nagpupunta sila madalas sa templo, tumatawag ng Panginoon, ibig sabihin sumasamba, pero ang pamumuhay ay ganun pa rin. No? Nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan. So ito yung mga bagay na kinamumuian ng Diyos na kinagigiliwan naman ng tao. Yung akala, no, sabi dito, akala nila ligtas na sila kapag ganun ang ginagawa. Para bang sa panahon natin ngayon ay parang kung nagsisimba ang isang tao, ligtas na ba siya? Parang ganun din. Kailangan natin mapaalalahanan din ang bawat isa, no, na kailangan natin binabago ang ating mga pag-uugali kasi mahirap po yung paglinggo, banal tayo, na yung Lunes hanggang Sabado ay taliwas naman sa kautusan ng Diyos ang ating mga ginagawa. No, na wala itong silbi. No? Hindi ito ikatutuwa ng Diyos. Kaya muli, no? Nawa ay suriin natin ang ating pong mga nagiging buhay matapos na tayo po ay magsimba, matapos na tayo ay
Kaya nga, hindi lang basta obligasyon ang pagsisimba o pagpunta natin sa simbahan. Hindi ito isang obligasyon, kundi ito ay isang paraan din natin na paghingi ng tulong sa Diyos na nawa mabago natin ang ating pong mga maling mga ginagawa. At tanging sa kapangyarihan din ng ating Panginoong Hesukristo natin ito magagawa. Yan muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.